Ama pong Jesus Nazareno, awit at papuri kalay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin na pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating dibosyon, purihin ng Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri kaling namin sa'yo. Dingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo'y magpasalamat sa Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagkakarukha at pamumuhay na hamak. Malatuntun nawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Hob. Sa gitna nag-aalimpo yung bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Hob. Hob, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay iyong ginawa ng tanglaw? Upang ang masasamay mabulabog sa taguan. Dahil sa sikat ng araw ay nagliwanag ang lahat. Parang damit at inayos, ngayon ay nakahayag. Sa liwanag ng araw, natatakot ang masasama, pagkat ang karasay hindi nila magagawa. Napunta ka na ba sa pinagmumulan ng bukal? Nakalakad ka na ba sa pusod ng karagatan? May nakapagturo na ba sa iyo sa pintuan na ang hantungan ay madilim na hukay? Nalalaman mo ba ang sukat nitong mundo? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo. Alam mo ba kung saan nanggagaling ang liwanag o ang kadiliman kung saan nagbubuhat? Masasabi mo ba kung saan sila dapat humanga o sa pinanggalingan kaya'y mapababalik mo sila? Ikaw ay matanda na. Baka nga iyong kaya.
pagkat nang likhain ang daigdig, ikaw ay bata na. Ang sagot ni Hob, narito, ako'y hamak, walang kabuluhan. Wala akong isasagot, bibig ay tatakpan. Sa panig ko'y nasabi na ang lahat ng sasabihin. Ako'y di nakikibo, nasabi di na uulitin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y yung siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Siol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dinggin ninyo lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mainaon. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, kawawa ka, Korazin, kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, disin sana'y malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Siro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa isang magandang biyaya na ipinagkaloob niya sa atin sa araw na ito, sapagkat ginugunita po natin sa araw na ito ang kapistahan ni San Francisco de Assis. Palakpakan natin ang Panginoon. Ako po ay may itatanong sa inyo. Naalala po ba ninyo saan nang galing ang unang pagbasa? O kaya ang ating pangalawang pagbasa, ang Ebanghelyo, kanino ito nanggaling? Siguro ang iba sa inyo magsasabi, naalala ko, Father. Pero siguro ang iba din sa inyo ay magsasabing, hindi ko napakinggan saan ang galing. Klarado po ang sinabi ng ating Ebanghelyo. Ito po ay nanggaling kay Jesus. At ang sabi po niya, ang sino man ang nakikinig sa inyo, meaning sa kanyang mga disipulo, ay nakikinig sa akin. At ang sino man ang nakikinig sa akin, ay nakikinig sa nagpadala sa akin. Mga kapatid kay Kristo, hindi kasi nakikinig ang mga tao sa panahon ni Jesus sa mga sinasabi ni Jesus. Kung kaya, naririnig din natin ang mga sinasabi ni Jesus. At ang sabi niya, kawawa ka, Korazin, kawawa ka, Bethsaida. Ito mga kapatid ay mga lugar na dinaanan po ng ating poong Jesus Nazareno sa kanyang pagmiministeryo sa mga tao. Subalit, kahit si Jesus ay nagpakita ng mga kababalaghan at mga kamangha-manghang gawain, ay hindi pa rin nila pinakinggan si Jesus. Walang pagbabago sa buhay nila. Ang salitang ginagamit ni Jesus, kawawa ka, Korazin, ay ang salitang babala na ang paanyaya sa kanila ay magbago sila. Sapagkat, mga kapatid kay Kristo, kung hindi sila magbago, talagang mangyayari ang hindi kanais-nais at mas maluba pa, mga kapatid, ang pagdadaanan nila sa mga pinagdaanan ng mga taga Tyre at Sidon. Bakit? Kasi sa panahon ng pagwasak sa mga lugar na ito, ang Tyre at Sidon, hindi nila naabutan ang mensahe ni Jesus. Ngunit sila, mismong si Jesus, ang nanghikayat na sila ay magbago at pagdurusahan nila ang hindi magandang ginagawa nila. Dalawang bagay, mga kapatid, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo sa ating pagninilay. Una po, ang pakikinig sa salita ng ating poong Jesus Nazareno ay akto ng pag-ibig, isang pagmamahal na pwede nating maipahayag, maipadama sa ating poong Jesus Nazareno. Tayo po kapag nagsasalita, lalo na sa mga guro, pinagdiriwang ang Teacher's Day. Kaya sa mga eskwelahan dito sa Manila, parang holiday ngayon. Natutuwa tayong tayo'y pinakinggan, pakikinggan. Gusto nating tayo ay pakinggan. Natutuwa tayo kapag tayo ay na-affirm, kapag nare-recall ang mga sinasabi natin. Dahil ang ibig sabihin po noon, mga kapatid kay Kristo, tunay tayong pinakinggan. Kaya may nagsasabi, tayong mga tao, dalawa ang kamay, dalawa ang paa, dalawa ang mata, dalawa ang tenga, upang mas marami ang nagagawa. Mas madalas nakikinig kaysa sa walang ginagawa. Marami sa atin nagdadaldalang, nakikipagchismisan,
At kapag ang tainga mga kapatid ay tinatanggal natin at pinagkonekta, ito ay nakakabuo ng puso. And that says it all. Ang pakikinig mga kapatid kay Kristo ay isang gawain ng tunay na umiibig. Kung tunay po nating minamahal ang ating poong Jesus Nazareno, mga kapatid, mababanaagan po iyan sa ating tunay na pagsunod sa Kanya. And this brings me to my second point. Sa ating pangalawang reflection, mga kapatid, kay Kristo, dahil pinakikinggan natin ang ating poong Jesus Nazareno ng maigi, at dahil po minamahal natin siya, ang atin lamang na ibabahagi ay ano ang ninanais ng ating Panginoong Jesus Nazareno na ibahagi natin sa ating kapwa. Di po ba, sa pagpapahalaga po natin sa ating minamahal, ayaw nating sila ay masaktan. Ang gusto po natin ay ibahagi o maipakita sa mga taong malapit po sa atin paano natin sila iniibig, paano po natin sila minamahal. At ganun din po mga kapatid kay Kristo, ang pakikitungo natin sa ating Panginoon. Dahil napakinggan natin si Jesus ng buo nating puso, ay magagawa natin mga kapatid ang mga bagay na magpapasaya sa Kanya. At yun ang gusto nating iparamdam sa ating minamahal na Panginoon. Dahil nga po ay tunay natin siyang minamahal at pinapahalagahan. At dahil mga kapatid kay Kristo, pinakinggan natin ang salita ni Jesus at ginagawa din po natin ang kalooban niya, alam po nating hindi tayo mapapahamak. Alam nating ang tinatahak nating landas ay tamang direksyon. Alam natin ang direksyon natin na tinatahak ay direksyon na magdadala sa atin sa patuloy na pagmamahal natin sa Diyos at sa ating kapwa. Ako po ay may kapatid. Siya po ay mahilig lumabas dati. Mahilig lumabas sa gabi. At kapag sinasabihan, kapag tinatanong, nagagalit agad. Hindi ka pa nakapagsalita ng marami, inuunahan ka na niya. Nag-aaway lang kami kapag nagsasalita kami sa kanya. Isang gabi, matagal po siyang umuwi. Pinuntahan ko po kasi babae. At sabi ng mga kakilala niya, malapit sa kanya, andun siya nakikipagsayawan sa isang piyesta. May disco kasi. Pinuntahan ko po para sunduin, ngunit ako'y tinaguan lang. Kaya, umuwi na lamang po ako. Isang araw na laman, siya ay nagdadalang tao. Buntis. At malaking pagsisisi ang meron siya. In fact, there was one time na plano niyang ipalaglag ang kanyang dinadala. Buti na lang napigilan. Nung tinanong po namin siya kung siya ay nagsisisi, yes, pinagsisihan niya po ang kanyang mga desisyon na hindi siya nakikinig. Bakit? Kasi hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Wala na rin kaming mga magulang, walang magbabantay sa anak niya. Hindi na siya makakapag-aral full-time. Kailangan niyang magbigay ng panahon para sa kanyang anak. Malaking pagsisisi dahil hindi nakinig. Mga kapatid kay Kristo, pakinggan ang salita ng Diyos. Gawin po natin ang kanyang kalooban at hindi po tayo mapapahamak. Sa pagtupad natin sa kalooban ng Diyos, mga kapatid kay Kristo, madadama natin ang kanyang paggabay, ang kanyang pagpapala. Pero sa paggawa natin ng mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng ating poong Jesus Nazareno, siguradong pagsisihan natin ito sa huli. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin ang lahat ng lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo at tumugon sila sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Ang ating itutugon, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang simbahan naway maging instrumento ng pagpanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinahina ng pagkakasakit, naway mabigyang lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga tapat na yumao naway, makamtan ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan ang aming puso na tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay. Yayang kalob mo ay aming inalay, aming ning magpapalat, buhay na dali. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami ay marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami ay makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan
kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
si San Francisco na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Krusay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Buhay ko'y iaalay, lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko, ang sam ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno,
iyo itong kainiman ko. Buhay ng mapayapa, inayo sa lahat ng masama, kaawaan mo po kami, umasa poong Jesus Nazareno. Bayan niyo po't nawa't kabayan ko. Itas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami ababayaan. Poong Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang sam ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disasters and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling. Muli po inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat
na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyoko ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maaalala nila ang mga pangako nila noong sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Kristo Padre Jesus Nazareno. Idigtas mo kami sa kasalanan. Ang puso na matayan ay sagisag ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati pa namin.